Okay, hello guys. Pag-usapan natin ngayon yung dalawang cellphone na nabili namin online through Shopee. So, nabili namin yung dalawang cellphone na to na nakakahalagang 5,500. Tapos yung regular price nila, on sale yun, yung regular price nila is 6,000 to 6,500. Yung nabili namin unit is Oppo A5S. Hindi ko na siya na-unbox kasi excited yung mga chikiting na makita yung mga cellphone nila. So, to Oppo A5S, and then this one is Vivo Y11. Of course, una natin pag-usapan is yung kanilang physical appearance. Kung titignan natin, hindi sila nagkakaloyo when it comes to the appearance of the screen. Yung screen nila, parehong-pareho sila. Same thing dito sa position ng kanilang front camera na nasa taas, gitna, and then yung screen nila is also parang ano, yung sinagad na nila dito sa pinaka-frame. Kasi si Oppo is 6.2 inches lang siya, while si Vivo is 6.35 if I'm not mistaken. Kung akong tatanungin, alin sa kanilang dalawa ang mas maganda yung effect ng kanilang screen? Kasi depende yan sa tao eh. Ako kasi nagsusot ako na salamin, and then I preferred to use this one, Oppo. So, mas maganda sa mata, presko siya sa mata, promise. Pag tinignan nyo siya, pag ginamit nyo siya sa madilim o kaya sa maliwanag, maganda pa din yung kanyang appearance when it comes to screen. Tsaka yung presko siya sa mata, hindi siya nakaka-strain. Pagdating naman kay Vivo, since kasi nagsusot ako na salamin pero isang tinatamad ako, tsaka hassle, lalo na mainit, punas ka ng punas. So, hindi ko sinuot. And then, I use, tinignan ko tong Vivo, parang meron siyang parang nakakahilong effect eh. Siguro nasa lightings nila. Kung titignan naman natin yung kanilang likod, para sa akin, mas maganda yung appearance when it comes to the back panel is Vivo. Si Vivo kasi parang meron siyang holographic effect dito sa likod eh. Kung titignan natin, parang meron siyang 3D effect na hindi ko ma-explain. Kung makikita nyo siya sa personal, mas ma-appreciate nyo. So kung titignan natin, meron siyang parang glass finish. Hindi siya parang cheap na nakikita kasi parang pang-ano siya, pang-social. Tapos yung effect-effect niya dito sa loob na parang may 3D, yun yung nagpapaganda sa kanya. And then yung touchscreen din niya is, or yung fingerprint scanner niya is nasa likod. And then, pareho lang din kay Oppo na yung fingerprint scanner niya is nasa likod din. Kahibaan lang is, mas naging panalo yung itsura ni Vivo when it comes to the back panel. While kay Oppo, maganda din naman pero mas preferred ko si Vivo. Yung finish kasi ni Oppo is parang makita mo talaga, madidistinguish mo agad na plastic. Although both of them are made up of plastic when it comes to the back panel. So, kinagandahan lang kay Oppo yung kulay niya. Tapos meron siyang parang glittery effect dito na parang nagbibigay ng illusion na parang it is made up of metal. So tingnan natin yung camera pala nila sa likod. Yung kay Oppo is pa-horizontal, while kay Vivo pa-vertical siya, patayo. So pareho silang merong dual camera. Pag-usapan naman natin yung kanilang camera. Yung camera nila is pareho silang 13 megapixel camera. So if flash natin dito sa screen natin o sa side ng screen yung details, so makita naman natin they are both the same, they have both the same features when it comes to the back camera. And then ipa-flash din natin o ipapakita din natin yung mga sample photos and videos.
Tita. No, no. No, no. Okay, para sa akin, sino ang mananalo pagdating sa camera? Para sa akin, mas maganda ang mga puha and video ni Oppo. Kasi mas vibrant yung kulay and then parang hindi siya dull. Buhay na buhay ang mga makikita nating colors dito sa kay Oppo. Front camera of these phones are both 8 megapixel camera. Ang kahibaan lang is Oppo has the HDR function or HDR feature when it comes to the front camera, while kay Vivo wala siyang HDR feature. Sorry for my speech. Nahirapan ako magsalita. Okay. So, yung front camera nila, pagdating naman sa front camera, kung ano ako yung tatanungin, anin sa kanilang mas maganda? Of course, sinasabi naman ng mga ibang tao na Oppo is the selfie expert. I will go for Oppo. Not for the fact na marami nagsasabi na selfie expert siya, but personally, nakita ko and kinumpare ko yung mga videos and photos na kinuhaan ko at the same time together with these two phones, mas nasiyahan ako kay Oppo. Both front and back camera. Kay Vivo naman, meron siyang parang ano kasi, parang something. Yes, magaganda din yung mga kuha niya, pero yung makikita mo parang hindi natunay eh. Diba, minsan kasi tayo mga... Ako kasi, when it comes to the camera, I don't use beauty effect. Kasi gusto ko nakita yung mga pores ko, yung mga pawis-pawis dito sa mukha. Para mas magmukhang natural, hindi katulad dito sa ibang phone. Na paraw naman silang may beauty effect dito sa kanilang mga camera. Pero syempre, mas maganda yung effect talaga ni Oppo. So, kung camera lang yung talagang habol nyo is, I will go for Oppo A5S. Pero kung features naman at saka yung sauciness o yung social na itsura is Vivo. Maganda kasing itsura ni Vivo. Pag-usapan naman natin yung kanilang mga battery. So yung battery ni Oppo is 4,230 mAh. At yung battery naman ni Vivo is 5,000 mAh. When it comes to this topic, kung tatanungin ako ulit, alin sa kanila ang panalo? Of course, I will go for Vivo. Matagal siyang malubat. Promise. And then, si Oppo naman, although matagal din siyang malubat, pero mas matagal si Vivo. When it comes to the charging period, medyo matagal lang ng konti yung charging period ni Vivo. Of course, kasi meron siyang 5,000 mAh battery, mas matagal yung kanyang pag-charge o pagkakarga ng kanyang baterya unlike kay Oppo. Okay, balikan natin yung kanilang platform. So, si Vivo meron siyang Qualcomm Snapdragon or meron siyang yung kanyang chipset is Snapdragon and then ito naman si Oppo is meron siyang MediaTek. Pero kung sa responsiveness yung pag-usapan natin, mas nasiyan ako kay Oppo. Pag-usapan naman natin sa kanila kung sino yung pwedeng gamitin when it comes to gaming. Kung sino sa kanila nagbalag o sino sa kanila ang mas maganda. So, haya natin maglaro yung mga pamangkin ko
para makita natin kung sino sa dalawa ang mas maganda. Watch your back. Where do you think you're going? Naman natin yung kanilang memory. Si Oppo, meron tayong dalawa, meron tayong tatlong option kung bibili tayo. While kay Vivo, isa lang siya. So meron lang tayong 32 gigabytes na internal memory and then 3 gigabytes na RAM. So kung titignan na kung gusto yung mas mataas yung memory, so we'll go for Oppo kasi may. Okay, ito yung final verdict natin. Alin sa dalawa ang mas advisable para sa akin na gamit? Pareho naman silang nagpe-perform ng maayos. But all in all, para sa akin, mas maganda ang Oppo when it comes to the features. Responsive, mabilis siya, hindi siya malag. And then magandang camera, front and back. And then yung screen niya, maganda din yung appearance niya, although medyo maliit lang siya ng konti kay Vivo. Pagdating naman kay Vivo Y11, maganda din naman yung camera niya pero parang hindi ako satisfied. Mas maganda kasi para sa akin yung kuha ni Oppo, lalo na sa kanyang selfie photos. And then, panalo lang si Vivo ng konti doon sa physical appearance. Kasi yung itsura ni Vivo kasi doon sa size niya na screen size niya na 6.35 inches na lalaki ng konti kay Oppo, parang pinasosyal yung kanyang itsura, especially the back panel.